pag-ibig ay para daw laro. Kailangan magaling ka kasi kung hindi, baka ikaw ang mapaglaruan. Pero paano kung ang taong pinaglaruan mo ay bumalik at maghiganti? Mahal na mahal kita, Anton. Mahal na mahal kita, Betty. Kaso nga lang, malayo pagitan natin kung may-ari nitong binyahan eh. Bakit kasi hindi mo na lang ako pakasalan, ha? Para hindi ka naliligit sa sarili mo. Paano yung anak ko, si Isabel? Alam mo naman na ayoko ng anak eh. Alam mo naman, kaya looking young ako dahil wala akong stress. Kahit nasa 40s na ako. I just want you, Anton. Okay? At saka pwede naman na supportahan ng anak. I'm just not sure kung kaya ko siyang pakisama. Mahal kita, Betty. Kaso parang hindi ko yata kaya yung gusto. Siguro mas maganda na lang na dati na lang. Maging trabahador mo na lang. Anton. Tay, naisip ko na tama si Ma'am Betty. Malaki na ako. Tsaka matagal na rin patay si nanay. Ba't hindi mo pa siya piliin? Gusto ko rin naman na maging masaya ka, Tay. Mahal ko si Tita Betty mo. Pero kung malalayo ka naman sa akin, hindi rin ako magiging masaya. Mas mahalaga ka sa akin, anak. Betty. Anton, napag-isip-isip ko na it was too much of me to ask of you na i-give up mo ang lahat para sa akin. Kaya tinatanggap ko ang anak mo. Pumapayag na ako. Mahal na mahal kita, Anton. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. At kung kinakailangan na maging madrasta ako sa anak mo, gagawin ko yun. Betty. Bakit hindi ka kumakain? Ayaw ba na pagkain? Hindi po, Tita Betty. Masarap po. Naninibago lang po talaga ako eh. Siguro namimiss ko lang yung pritong talong na mitoyo tsaka tinapa. Oh no. We don't serve that kind of food here. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na. Okay? Kasi kahit yung mga aso dito, hindi kinakain. May alaga ka palang alakdan. Mm-hmm. Yeah. It's not just a pet. Para ko siyang anak.
Ingat ka lang. Nanunoklaw yan. Hmm? Pero ngayon na we're married, ako na lang ang pwedeng tumuklaw sa'yo. Ang ganda talaga dito, no? Oo, parang palasyo. Alam mo ba, ma'am? Ano, nagchichismisan nga kami dito madalas ng mga kasama ng kasambahay. Kasi maliit lang naman yung pinyahan nito ni Madam Betty. Pero sobrang-sobrang niyahan niya. Siguro iridera na talaga siya ngayon pa. Ha? Gaganda talaga ng mga gamit ni Madam. Lalo na to. Laki nito. Walang ganito sa amin. Pahiram muna yan. Tulungan kita maglinis. Pasensya na po. Kung hindi mo sana ginunutong si Honey, di sana hindi ka nakabasag. Alam mo ba kung kano kamahal yan, ha? Ha? Kulang yung kaluluwa mo, pambayan. Nakakari namang perang pambabayan eh, di ba? Aray, yung mga mahihirap, wala kayong alam sa antik. Sorry po. Sorry. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang Betty. Po. Ano ka ba? Tay, pagsabihan mo nga yung anak mo, ang bobo-bobo. Pinatuloy ko na nga dito. Tapos nanira pa. Tang-tanga. Nakapobre talaga yung mga may tangan, mahal. Minsan nga, mas mahalaga pa yung mga material na bagay para sa kanila kaysa sa buhay ng tao. Pero gusto ko lang naman tumulong sa mansyon, mahal eh. Alam mo, buti pa nung dito ako sa pinyahan. Sana hindi nalang ako sumama kay tatay. Sabihin mo, na-miss mo lang ako. Mahal naman eh. Pinapatawa mo pa ako. Naiiyak na nga ako eh. Sabi ko na nga ba, nandito kayong dalawa eh. Mang Anton, magbubuhas ng sama ng loob yung anak ninyo dahil hindi pa yata sanay sa buhay mayaman eh. Ay, ay pasensya na. Anak, huwag mo intindihin. Huwag kang ganyan, okay lang yun. Inusap ko na Tita Betty mo at kakapasensyahan mo na rin siya. Oras na saktan kanya uli, iiwanan ko Tita Betty mo. Ha? Handa mo yan. O ha? Salamat ha. Alam mo, panatag ako pagkasama mo siya. Kasi, oras man ko anong mangyari sa akin, bahala ka na sana ko. Mang Anton, siyempre wala lang yun. Mahal na mahal ko yan eh. Sana hindi ka na nawala agad. Pero alam mo, masaya si tatay kay Tita Betty. Kaya magtitiis na lang ako. Sana balang araw magkasundo rin kami. Sana matanggap niya ako. Madam, may bago tayong kliyente galing Portugal. Good afternoon, ma'am. Eh, marami-rami po orders niya. Baka kulangan po tayo ng supply ng pinya.
Don't worry. Nabili ko na yung lupa sa tabi natin. Talaga po? Yes. Wow. Oh, ito yung... Good. Para dito pa na lahat ng pinin na tinatanim namin. Lalagyan pala nila droga. Madam Isabel! Nakita po tayo ni Isabel! Isabel! Uy, si Torque, papa. Ikaw muna dito. Okay. Tay! Alin ka dito! Tay! Tay! Puso ko to! Tay! Malika! Dito! Malahimik ka! Paano ako malalahimik? Dinala ko na pala kaming lahat! Ginagamit niyo pala kami mga magsasakal para sa illegal negosyo! Tay! Dito ka! Aray! 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 Hindi ako papayag na sirayan mo kami! Pati ang trabaho ko! Ang business ko! Do you understand? Wala ka nang magagawa. Aalis na kami dito. Isusumbong kita sa mga polis! Tay! Manahimik ka na lang kasi! Kasalanan mo ang lahat ng ito, Isabel. Si Anton lang ang minahal kong lalaki ng ganito. Sinira mo ang lahat. Walang may gusto sa nangyari, Tita Betty. Don't you dare call me Tita ever again. I am not your stepmother anymore. Just get out. Get out. Huwag naman sa ganito. No, huwag kang makialam. Aray! Tita Betty! Aray! Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino. Yung alam mo tungkol sa negosyo. Tandaan mo. Wala na dito ang tatay mo. Para protektahan. Aray! Mahal, kasama ko si Honey na luluwas pa Manila. Doon kami maghahanap ng trabaho. Oo, nag-resign na rin ako sa mansyon. Hindi ko matagalan yung ugali ni Madam Betty eh. Sige, mahal. Susunod na lang ako agad sa inyo sa Manila. Hindi ako agad makakasunod sa inyo eh. Alam mo naman, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko pa magpadala kay nanay sa Cebu. Alam ko naman yun, mahal eh. Naintindihan kita. Di bali, pagdating namin doon, magtatanong-tanong ako. Baka makahanap kami ng trabaho para sa'yo. This calls for a celebration. Finally, aalis na ang asungot mong ex-stepdaughter, madam. Hindi pa ako tapos sa kanya. Nasira ang buhay ko nang dahil sa kanya. Nawala si Anton, sisirain ko rin ang buhay niya. Matapobre talaga yung mga mayataman, mahal. Hindi ako sanay na malayo tayo sa isa't isa. Hindi ko alam kung kakayaan ko.
kapatid. Ma'am Betty, ano pong ginagawa niya dito? Wala. Naisip ko lang kumain ng penya. Ah. Kung ano ako? Ah, ito po. Matamis pa rin naman yung pinin niya, di ba? Opo, hindi matamis niya. Masarap po. Bakit pa rin tukot ka? Bakit pa rin? Okay. Baka nga dito si Kim. Mahal ko si Isabel. Wala naman siya dito. Wala rin naman makakita sa atin dito. Mahapin niya lang. Mali po yung nangyari ng isang gabi. Ayoko na po sundan yun. Bakit? Di ka ba nag-enjoy? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? May sakit sa bato ang nanay mo. Ikaw ang breadwinner ng family mo. Ikaw lahat ang nagdadala ng problema niyo. Opo, ma'am. Sanay na po ako doon. Ganun talaga pag mahirap ka katulad mo. Why? Hindi mo naman talaga kailangan maging mahirap habang buhay. Piliin mo ako. Magbabago ang buhay mo. Okay na itong requirements nyo. Tatawagan na lang namin kayo kung may update na sa employer nyo sa Korea. Thank you po. Naku, Isabel, saan na makuha tayo? Imagine makakapag-Korea tayo. Bakit? Hindi pa rin ba tumatawag? Halos isang buwan na siyang hindi nagparamdam sa akin, honey. Samahan mo nga ako bukas. Gusto ko siyang puntahan sa pinyahan. Sige. Thank you po. Salamat. Salamat. Noah, mahal! Balita! Isabel, kamusta ka na? Tagal na namin walang balita sa'yo, ah. Anong ginagawa mo dito sa bahay ni Noah? Nasaan ba siya? Matagal na ako nakatira dito. Simula nung tumira si Noah sa mansion ni Ma'am Betty. Huh? Anong ginagawa niyo doon? Doon niya siya nagtatrabaho? Hindi niyo ba alam? Akala ko maayos kayo naghiwalay, Isabel. Matagal na sila nagsasama ni Ma'am Betty.
Akala ko hindi na ako magiging masaya ulit. Pero mas naging mas masaya pa ako ngayon. Ako rin. Nagbago talaga ang buhay ko dahil sa'yo. Ang laki na naitulong mo sa akin at sa pamilya. Pumunta dito, sa bahay ko? Ikaw ang makapal! Hindi ka lang nagtatanim ng pinya. Isinabuhay mo pa. Pati kati ng pinya, kinalat mo na sa katawan mo! Hindi ko kasalanan kung ako ang pinili ni Noah. Paano mo nagawa sa akin to, Noah? Alam mo kung kahit ang mahal. Hinihintay kita! Yung pala, sumama ka na sa matas na ako! Isabel, sasabihin ko naman talaga sa'yo eh. Hindi ko lang alam kung paano. Bakit? Dahil nasira ka sa pera niya? Kaya ako sumama sa kanya? Kaya mo ako ninoko? Sumagot ka! Isabel, sorry. Sorry kung naging duwag ako. Pinili ko lang naman kung anong tingin kong tama eh. Nakapag-desisyon ako. Alam mo, kung ako sa'yo, aalis na ako. Bago ako tumawag ng polis. Dahil sa'yo, nawala sa akin si Anton. Ngayon, nasa akin na si Noah. Kaya patas na tayo. Wala ka ng utang sa akin. My ex-stepdaughter. Umalis ka na kung ako sa'yo. Or I'm gonna call the cops. Get out! Okay po, thank you po. Thank you. Isabel, tumawag na sa akin yung agency. May employer na raw tayo sa Korea. Siguro maganda na rin to para makalimot ka, para makapagsimula ka. Mga demonyo sila! Mga hayop sila, honey! Si Betty ang totoong may dahilan kung ba't namatay si tatay. Tapos ngayon, sinira niya pa kami ni Noah. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin to. Kaya hindi lang ako magsisimula ulit. Babangon ako. Gaganti ako. At sisingilin ko silang lahat sa pagsira nila sa buhay ko. Talaga ang love, parang fake news. Madaling paniwalaan, pero sa huli ay ipapahama ka lang. Kaya naman si Isabel, tuluyan ang nagbago. At para makabangon ulit, ginamit niya ang natitirang pera para pumunta sa Korea. Han. I think na useless pa para mag-venture ka sa wine business. Okay naman yung pineapple farm natin, ah. Pero illegal ang negosyo mo. Ayoko naman dumipende tayo doon habang buhay. It's just a waste of time. Para sa'yo, oo. Pero para sa akin, hindi. Oo, magsasaka ako dati. Pero hayaan mo naman ako dumiskarte sa sarili ko. Paano kung malugi ka? Kaya nga may kausap akong investor para hindi ako dumepende ng buo sa pera natin. Okay, papunta na siya dito. Unang beses ko siya makikilala kasi lagi yung secretary niya ang kausap ko, so... Okay. Okay. She better get here fast. Yeah.
Nabubore na ako. Naubos na yung wine ko. Sorry I'm late. Na-traffic kasi ako. How are you, Noah? It's been 7 long years, no? How are you, my ex-stepmother? Ang lahat ng kasamaan ay may hangganan at lahat ng mga pagmataas ay bumabagsak. Ano kaya ang gagawin ni Isabel para gumanti sa mga taong sumira ng buhay niya? Abangan sa susunod na Sabado. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera at ito ang mas pinalakas na tadhana.